bago ang lahat, huminga ka muna ng malalim. Talasan mo ang iyong pakiramdam. At huwag kang kukurap. May mga bagay o pangyayari sa daigdig na to na nagaganap na, ngunit hindi mo nalalaman. Kaya talasan mo ang iyong pakiramdam. At huwag ka sabi kukurap. Kasi kung hindi mo kayang gawin ito, mabuti pang bumalik ka na lang sa iyong pinanggalingang kaisipan o sa pagkakaunawa mo sa iyong sariling buhay. Mabuti pa, bumalik ka na lang sa iyong sariling talukbong. Taon 2011, sa loob ng isang silid ng krematorium. Ito ang araw ng cremation ni Bimbo Rocha, ang bunsong anak ng tanyag at mayamang si Don Ben Rocha at ang tanging kapatid ni Noynoy Rocha, ang rebelde at panganay na anak ni Don Ben Rocha. Ito si Tinay, ang girlfriend ni Bimbo Rocha, struggling actress at mataray. Ito naman si Noynoy Rocha. Bimbo! Kapatid ko, hiling nga. Nawala lang ako ng ilang taon sa pamamahay namin. Nagpabaya si Itay. Sino mo kayo mama? Sino mo? Siya naman si Emmy, isang businesswoman na naging ka-fling ni Bimbo Rocha. Emmy Alice, because I hold Bimbo's promise in my heart and I have invested practically my entire life to our relationship. At ito naman si Aileen, ang kolehiyala na sobrang in love kay Bimbo Rocha. Ibig mong sabihin nyo ito,
Sino ba sa inyo si Len? Eh? Oh my God! Stepe also! Sino Len yan? Oh, sinestan talaga ng ambihin po, kamo! Meron ang huling email sa akin ni Attorney Alan Kawita-Wita, ang attorney namin. Ang sabi niya, ang kwento niya, napakasaklap daw ng aksidente ni Bimbo ko. Ng aking bunsong kapatid. Hindi nga nila mawari kung sino yung kailangan nang ipagpuntahan doon sa lugar na yun. At, teka lang, bakit nga pala hiniling ba ni Bimbo na magpakarinig siya? Ah. At ano sa kanila? Papain. Yan, teka mo. Para, ipaus mo nga yung camera dito. Parang ang gaan, parang Chinese, parang nakaisa dito si Atorny. Parang 325 to sa Binondo. At napakagaan. Wala yata naman eh. Oh, teka nga, nabuksan nga ito. Pizza Hut? At parang may request. Ay, hindi, walang request. Teka lang. Hindi, ito. May nakasulat. Ang tatlong klase ng pangako. Ang pangako ng dalawang murtad sa isa't isa ay nananatiling pangako. Ano yung promise? Iyaw ba doon? Oo nga eh. Ang dalawang pangako. Ang pangako ng isang murtad at sa pagitan ng isang kampo ng kasamaan ay isang sumpa. Curse. Galing sa English. Yes. Ang pangatlong pangako. Ang pangatlong pangako. What? Teka na, tinitinan mo nga kung saan nang karuntan. Ayan? Malang! Oo, ay! Ay, nakatay naman paano tayo babalik. Ayoko na. Ha! Alam ko na. Di ba dumating dito tayo? Nakatalokbong tayo. Tingin ko, ito ang paraan! Para makibalik tayo! Kung muna mauuna, ipag-ego na may mangyayari sa akin. At bakit? No! Dami, shooting ako ha! Pwede ba? Ako ba ako? Saan na kasi may asin? Maiwan kayo! Baka makahanap ko pa si Bimbo. Kasarantaduhan itong mga ginagawa niyo! Ano ba naman? Teka lang. O sige na nga. Sa totoo lang, parang hindi naman pwede. Hindi naman mag-work ito eh. Ako na lang magtatry, ha? Sa totoo lang, ha? Nasa ba ako? Ano ito? Thank you.
Hindi ko na yan, pero teka.
bakit nga pala walang nalang tuono? Sabihin nito, buhay si Bimbo, buhay. At anong ibig sabihin ng mga nakasulat dito sa pizza na laki na to? Tignan mo nga pa sa'yo nga. Okay. Alam ko na! Alam mo na? Isa lang ang makakatulong sa akin. At sino naman? Si Mang Jo. Si Mang Jo lamang ang makakatulong sa atin para hindi sila maging zombie. Zombie? Spell zombie. Yata ako eh. Siguro dahil sa ginawa ko panluloko sa mga babae na yun. Siguro ngayon dapat ko na pagsisihan itong mga ginagawa ko. Dapat sana noon pa lang. Saan pa yung lugar to? Parang mundo nila. Alam mo, Plants and Zombies. Sino ka? Hindi naman ka natin nun. Ang importante, ano bang makabalik sa inyong daigdig? Sa daigdig namin? Hindi. Kaya ko gawin yun. Hindi nga. Ano naman? Siyempre gusto ko. Paano? Isang halik, naku, kasalanan na naman to. Sometimes when we touch, the honesty is too bad. Hindi kaya isang patibong lang to? Hindi naman. Ayaw mo bang makahalik sa isang kaganda kay dahang babae? Okay lang ba sa'yo? Siyempre naman. The zombies. They. Oh. S! Ha! Zombies! Ano nga kaya ang mangyayari sa ating mga tauhan sa indie film na to? May liligtas na nga kaya ni Noy Noy at ni Len, si Bimbo at ang kanyang mga girlfriends sa daigdig ni Korek. At sino si Korek? Sino si Manjo? Sino ba talaga ang nagpanganan ng pelikulang ito? Abangan ang susunod na mga kabanata. Nay, anak, pakinggan mo naman sana ako, anak. Ito'y para naman sa ikabubuti mo. Idilat mo yung mga mata. Mula nung matutunan mong mahalin ng lalaki yan, ay unti-unti ka nang nawawala sa sarili. Dinay! Kamusta ka na nga ba? Nais ko sana humingi ng pag-awad sila sa mga nagawa ko sa lalaki. Pagaya ng panlilong ako sa'yo na may relasyon tayo tapos may karelasyon na ako, diba? Bakit pinakula kita, samantala may galit naman ako, nagsasaga ako sa'yo, wait ka naman anda. Kasi lang ako ba nilang magmahal ng tao? Namahali ka. Gagawin kong sa pangalong pagkakawa na ito. Gagawin kong malapit ako sa'yo at humihingi ng kapatawaran na sana patawarin mo sa mga nagawa kong kasalanan. Pero masasabi sa'yo ang binahal kita. Ayun nga lang, yung pagmamahal na binigay ko sa'yo, mali.
na ba ako? Sana tama yung sinabi ni Ma'am Mercy. Sana hindi na lang ako nainip sa kanya. Ano man naman, kani, wain ako nag-uyag sa iya. Pag-ilisit sa iya, wain ito ko ginaging buligan. Tapos, sana ko pinunta. Sana dalawa. Teka muna, Len. Saan mo ba ako dadalhin? Dadalhin ka pa kay Manjo. Manjo? Manjo! Sino, wala pa apelido? Sino Manjo? Ay, naka kay Manjo. Wala ka likad siya. Oh, sige, mauna ka na, mauna ka na. Ano po? Ano po? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman alam kung sino yung Manjo ko lahat nato eh. Ay, kwak Okay, salamat. Noy, ayon dito sa aklat, maaaring naguguluhan ka sa mga pangit. Ang kapatid mo, si Bimbo, ay buhay pa. Pero siya ang tinatawag ng ating buhay na patay o zombie. Kalabang mortal ko si Korek. At ng aming pinakahuling kalaban ay nagbitim siya ng sumubad sa akin. Na ngayon ko lang na-discovery. Isinumpa niya sa oras na may nagpangako kay Len ang kasal. At ito'y tinanggap ni Len. Mabubuhay ang sumpa at magkakaroon ng kwenta si Kore para dalhin niya ang mga pagbibintimas niya sa kanyang baby at sa kupi ng kanilang mga katawan at gawin silang song rin na aalipinin niya magpakailanman. Maging ganap ang bawat pangako at masagot ang bawat tanong, takbo, bong. Manjo, mamalagaan nga po. Paano po bang malaman kung ano pong ibig sabihin nung sinabi nyo ngayon lang? Ay, ewan ko. Hey! Eh, bakit yun naman yung nabanggit sa amin yan? Trip lang. Sandali lang, ah, Len. Yan bang si Manjo? Nagda-drugs ba yan? Baka pinagtitipang pa. Bakit? Bakit naman? Baka,
pangako. Tatlong pangako? Kaya nga dapat bumalik si Noynoy. Dahil siya lang ang pwedeng bumalik kapag tumalukbong siya sa kumot ni Korek, kapatid niya si Bimbo. Ang bawat pangako ng kamalayan ay gumugulong. Tanging ganap ng kadugo ang magpapalaya o magpapakulong. Ano na mo? Akala ko, parang trip-trip lang yung mga sinasabi naman, Jo, eh, paano naman yung, ano, para naman to pala yung binabasa ni Oo, trip-trip. Kasi, you, Noynoy, have to take the trip back to your brother because only you can save him. Ano? Sa pamamagitan ng pangatuloy ng pangako. Ako magsasacrifice para sa brother ko? Me? Totoo ba yun? Hindi ko magsasacrifice. Hindi ako. Ako na lang. Anak! Juan! Iba, hindi namin lang magkita si Bimbo. Dahil dala-dala ko ang kanyang saling dugo. Ano ibig mo sabihin, Iha? Buntis ako, Iha. Iba, kailangan kong kita si Bimbo. Baka mo nagsabi yung Iha? Buntis ako, Iha. Buntis ka kay Bimbo? Buntis ako kay Bimbo. Ibig mo sabihin, nasa sila pupunan mo ako, Mang Bimbo? Buntis na ako at nakay at ang saling nari ni... Bimbo. So, ibig sabihin, kaming dalawa talaga ang kailangan bumalik, Manjo. At kailangan magsakitiso. Oo. Anak, kung sa tingin mo, ito ang tanging paraan para mailigtas si Bimbo. Sige, lagi mo lang tatandaan, may mga bagay o pangyayari sa daigdig na ito na ang nagaganap na, ngunit hindi mo nalalaman. Patno ba ang kanahawa ng Diyos? Anak, pamalik na big dalakon para, panlabang para kay Korek. Kailan ipakain mo sa kanya yan? Di matagalit pa sa ating kanulunuan. Kailangan ka pa mapakain mo sa kay Korek para makuha mo ang... Para mabuhay sila. Para mabuhay ulit sila. Okay. Sige po, Itay. Maraming salamat po, Manjo. Babalikan po kami sa daigdig ni Korek. Patnabayan kayo na wala. Salamat po, Itay. Thank you, Itay. Patna po kami, Itay. Ato, sadali lang ha, sadali lang. O, oh, teka lang ha. May gasolina pa ba itong ano, pumot na to? O, oh, teka lang ha. Bibila ako ng tatlo ha. 1, 2, 3! Ay, ano to? Ano to sa'yo? Nakabalik na tayo sa daigdig ni Korek. Si Bimbo ba yun? Bimbo! 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 Even as I wander, I'm keeping you in sight.
ito yung ahimat, ah. Para bumalik si Bimbo. Teka lang. Bakit? Ahimat ba ito? Strawberry cake? Parang. Teka lang nga. Baka nga ito na nga. Sige. Len, saglit lang. Binubuksan ko lang. Ang hirap buksan eh. Binisan mo! Okay. Len, hirapan na ako. Kanino ko may susubo sa akin? Isama mo na sa kanya. Ano ka na ba? Sorry, sorry. Nagbukas na hirapan. Sa kanya ba? Nakay na. Binisan mo! Ito nga, sorry. Ito na, katapusan ko. Sana magpatawag din ang magpatawag doon sa mga lahat na lahat. Patawarin niyo akong lahat. Better.
mga song may lumalabas sa ating gabi. A 4, a 5, a 6, mga zombie mag-ingat sa katabi mo! A 1, a 2, a 3, mga zombie lumalabas sa ating gabi. A 4, a 5, a 6, mga zombie mag-ingat sa katabi mo! A 1, a 2, a 3, mga zombie lumalabas sa ating gabi. A 4, a 5, a 6, and a 0.